Malapit na akong matapos sa ginagawa ko nang marinig ko ang mga katok mula sa pintuan. May ideya na ako kung sino ang nasa likod ng pintuang yun. Kaya naman pinakalma ko muna ang aking sarili bago tumayo at naglakad patungo roon. Bakit po sir? May iuutos po ba kayo sa akin? Bungad ko kay Marcos nang mapagbuksan ko ito. Gusto ko na sanang kurutin ang aking sarili dahil sa pautal-utal kong boses. At gusto ko ring sisihin ang puso ko dahil lalo pa yung nagwala nang makita ko ang binata. Pinakatitigan naman ako ni Marcos, kaya agad akong nag-iwas ng tingin dito. Huwag ka nang tumingin sa akin ng ganyan, sir! Bulong ko pa sa aking sarili. I'm here to talk about your confession to me. Sagot naman nito na nakapagpainit sa aking pisngi. Napakagatlabi pa ako. Bakit kailangan pa nito yung ipaalala sa akin? Huwag na po, sir. Kalimutan niya na... What if I don't want to forget it, Marimar? Putol nito sa sinasabi ko. Napatingin ako dito. Napansin ko na nakatitig ito sa akin at masyado itong seryoso ngayon. Pero, sir... Naputol muli ang sasabihin ko nung maglakad palapit sa akin si Marcos. Napaatras ako, kaya naman nakapasok na ngayon ng binata sa kwarto ko. Ano bang ginagawa nito? Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga dahil sa epekto sa akin ito. Nawala bigla ang atensyon sa akin ni Marcos na lihim kong ipinagpasalamat dahil sa wakas ay nakahinga rin ako ng maluwag. Napansin ko na sa may likuran ko na ito nakatingin habang nakakunot ang noo. Napalingon ako sa tinititigan nito at napagtanto ko na sa mga gamit ko ito nakatingin. Aalis ka? Tanong nito bigla na ikinatingin ko muli dito. Bagya pa ako nagulat nung muntik nang magkalapit ang mukha namin dahil nasa akin na pala ulit ang tingin nito. Napansin ko na bahagyang dumilim ang ora nito ngayon. Tumangutangu naman ako sa tanong nito. Are you trying to escape from me? Seryoso ang boses na tanong pa nito sa akin. Po? Kinakabahan na tanong ko naman dito dahil pakiramdam ko ay gusto ako nitong lamunin ng buhay sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin ngayon. Do you think I will allow you to escape me after knowing how you feel for me, Marimar? Makahulugan na tanong pa nito sa akin. Napakunot noon naman ako. Of course not! Madiin na sagot nito sa sarili nitong tanong. Kinabahan pa ako lalo nung mas lumapit pa to sa akin. Ano ginagawa niyo, sir? Gulat na reaction ko nung bigla na lang akong hapitin nito sa bewang at isandal ang likod ko sa pader. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko nung inilapit ni Marcos ang katawan nito. Magkadikit na rin ngayon ang mga ilong namin. Naririnig ko rin ang marahas nitong paghinga na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso nito na nararamdaman ko ngayon dahil sa pagkakadikit ng katawan namin. Hindi rin ako makahinga ng ayos dahil sa sitwasyon namin. Itutula ko na sana si Marcos palayo, pero hindi ako nito hinayaan. Nagulat pa ako nang halikan ni Sir ang aking noo. Do you hear my heartbeat? If yes, then you must stay here with me. Ano po bang sinasabi niyo, Sir? Naguguluhan na tanong ko dito. Sinubukan ko ulit itong itulak, pero mas lalo ako nitong ikinulong sa mga bisig nito. I like you too, Marimar. Hindi ko inaasahan ang isasagot nito. Natigilan ako bigla at natulala dito. Wala sa sarili na tanong ko. Pakiramdam ko kasi ay mali lang ang aking pagkakarinig. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Marcos. Mali nga yata ako. Wala pa rin sa sarili na wika ko. Nagulat na lang ako nang may dumampi sa labi ko. You heard it right, babe. Gusto kita. And you are my girl now. Wika pa ni Marcos. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nito ngayon. Tumingin ako sa mga mata ng binata. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Natawa naman muli si Marcos dahil sa naging reaksyon ko. Sa tingin ko, kailangan mo pa ng pampagising. Wika pa nito. Napansin ko na unti-unting lumalapit ang labi nito sa labi ko. Natigilan naman ako sa gulat. Bakit mo ko halikan?
What the? Marimar? Napapangiwi si Marcus habang nilalagyan ko ng betadine ang sugat nito sa mukha na natamo nito mula sa akin. Hindi ko naman kasi sinasadya na kalmutin ang mukha nito. Nagulat lang kasi ako nung mapansin ko nahahalikan ako nito. Napabuntong hininga ako. Hindi ko maiwasang hindi makonsensya, lalo na't nasugatan ko ang gwapong mukha ni Marcus. Hindi ko nga magawang tumingin ng diretso dito. Sorry talaga, Sir Marcus. Paumanhin ko ulit dito kahit nakakasampung sabi na ako nun. Napatingin ako dito at nakita ko ang tila nagtatampo nitong tingin sa akin. Napapangiwi pa ito habang dinadama ang sariling mukha. Bakit mo ba kasi ko kinalmot? Are you a kitten, woman? Masama pa rin ang tingin sa akin ng tanong nito. Bakit kasi gusto mo kong halikan, sir? Kinakabahan na tanong ko dito. Of course, because you are my girlfriend now. Biglang seryoso na sagot nito sa akin. Girlfriend? Hindi agad ako nakagawa ng reaksyon dahil pinakiramdaman ko ang aking sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi nito ngayon. Girlfriend? Ayaw mo ba? Parang nawawalan na ng pasensya na tanong nito. Nataranta naman ako bigla. Kung ayaw mo... Hindi! Ang ibig ko sabihin ay gusto ko. Gusto kong maging girlfriend mo, Marcus. Putol ko sa mga sasabihin nito na bahagya na lang ibinulong ang huling salita. Iniwas ko rin ang tingin ko kay Marcus dahil masyado nang nag-iinit ang pisngi ko. Nakakaramdam din ako ng hiya dahil parang atat akong maging girlfriend nito. Wala na rin naman akong magagawa dahil ako naman ang unang umamin at talaga namang gusto ko si Marcus. Kaya ayaw ko na itong pakawalan pa. Ang hibang mo, Marimar. Hindi ganyan tinuro ng nanay mo. Bulong ko pa sa aking sarili. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Marcus. Kaya napatingin ako dito. Nagulat ako nung ginulo nito ang aking buhok. My innocent girl. Kung ayaw mo, liligawan kita. Yan ang gusto kong sabihin. Wika naman ni Marcus na ikinagulat ko. Napamaang ako. Napakagatlabi ako dahil sa kahihiyan. Natawa naman si Sir, kaya naramdaman ko na naman ang pamumula ng aking pisngi. Pero dahil pumayag ka na, hindi mo na pwedeng bawiin yon. You are my girlfriend now, Marimar. Pero, hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil mabilis ako nitong hinalikan sa noo. And I'm your boyfriend now. Bulong pa nito sa may tenga ko. Lihim akong napangiti dahil doon. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pero nawala bigla ang pagkakangiti ko nung maalala ko ang nakita kong tagpo sa pagitan ni na Marcus at ni Amy. Napakunot naman ang noo ni Marcus nang tumingin ito sa akin at mapansin ang pananahimik ko. Is there any problem? Yung tungkol sa nakita ko kanina sa inyo ni Amy. Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil tumawa ng malakas si Marcus. Napakunot noon naman ako dahil doon. So you really saw that, my jealous girl. Panimula nito na hinawakan pa ang kamay ko. Tumingin ito sa mga mata ko. Nagpakawala pa ito ng isang malalim na hininga. Amy is no longer my girlfriend. We're over. We just pretended to be a couple for her mother's sake. At yung nakita mo kanina... She's the one who initiated the kiss. Siya ang humalik sa akin. Pagpapatuloy nito. Pinagmasdan kong mabuti ang ekspresyon sa mukha nito. Napasimangot ako nang mapansin ko na nagpipigil ito ng tawa. At nagustuhan mo naman yon? Inis na tanong ko dito. Nainis pa akong lalo nang tumawa ito. Inaasar ba ako nito? You're really starting to act as my girlfriend? Natatawa na tanong ni Marcus sa akin. Namula naman bigla ang pisngi ko dahil sa tanong nito. Napagtanto ko na kumikilos na nga ako na nagsiselos na kasintahan nito. Pero nagsiselos naman talaga ako eh. Bulong ko sa aking sarili. Pinakalma ko muna ang kalooban ko bago ko sinamaan ang tingin si Marcus. Bakit? Ayaw mo ba? Kinakabahan na tanong ko dito. Natawa naman ito. Bakit pa panitawa nito? Of course I like it. I really like it. Mabilis nitong sagot.
bumilis naman ang tibok ng puso ko. Yun naman pala eh. Sige sir, trabaho na ako. Paalam ko na mabilis tumayo para makaalis na ako sa harapan nito. Napakagatlabi pa ako dahil sa tensyon na aking nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ba dapat kumilos, lalo na ngayon nakasintahan ko na ang amo ko. Paano ba? What? Sir? Gulat na reaksyon ni sir. Naramdaman ko ang pagtayo nito at ang pagsunod nito sa akin. Kaya naman mas binilisan ko ang paglalakad. I'm your boyfriend now, so you should call me hon, sweetie, love, sweetheart, or babe. Patuloy ni Marcus habang sinusundan pa rin ako. Lihim akong dumadalangin na tigilan na ako nito. Pero nakarating na ako sa labas ng bahay ay sumusunod pa rin to. Ngayon ko lang nalaman na may kakulitan din palang taglay ang aking boyfriend. Pero sobrang saya nang nadarama ako ngayon. Can I call you babe? Tanong pa ni Marcus habang nakasunod pa rin sa akin. Nang mapansin ko na nasa may pool na kami ni Marcus ay tumigil na ako sa paglalakad. Nilingon ko ito pagkatapos. Sinamaan ko ito ng tingin. What? Ayaw mo ba ng babe? Kung... I'm sorry sir. Putol ko sa mga sinasabi nito. Napakunot noo ito. Napabuntong hininga naman ako. Asensya na po kayo sir, pero naiilang po ako. Siguro dahil amo ko po kayo at ngayon lang po ako nagkaroon ng kasintahan. Hinging paumanhin ko dito habang nakatingin sa mga mata nito. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti nito. Nawalan bigla ng emosyon ang mukha nito. Pakiramdam ko ay sumama ang loob nito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at napakagatlabi dahil nakaramdam ako ng konsensya. Hinintay ko ang magiging reaksyon nito pero nanatili itong seryoso habang nakatingin sa akin. Sorry talaga sir. Ngayon lang po siguro to at masasanay rin po ako. Babawi rin po ako sa iyo sir kaya sana... Puro na lang sir. I understand. I'm sorry if I'm pressuring you. I'm just so excited to be your boyfriend. It won't happen again. Sorry. Putol ni Marcus sa mga sinasabi ko. Tiningnan pa muna ako nito sandali bago ako nito tinalikuran. Naiwan naman akong natitigilan at nakasunod ang tingin dito. Napakatampuhin ni sir? Anong gagawin ko? Natataranta na tanong ko sa aking sarili. Napasabunot pa ako sa aking buhok dahil sa kainisan. Naghahanda ako ngayon ng tanghalian ni Marcus sa kusina nang mapansin ko ang pagpasok nito. Sinalubong ko ito ng ngiti pero nawala din agad yon nang hindi man lang ako nito pinansin. Nilampasan pa ako nito at basta na lang umupo sa bakanting upuan. Napakibit-balikat na lang ako at binaliwala ang kinilos nito. Handa na po ang tanghalian, sir. Pukaw ko pa kay Marcus habang inaayos ang plato na nasa harapan nito. Hindi pa rin ako nito pinansin. Nilalaro-laro pa nito sa kamay ang cellphone nito. Halata namang gusto lang ako nitong baliwalain. Parang isip bata. Bulong ko na bahagya yatang napalakas dahil napatingin sa akin si Marcus at napakunot noo. Binigyan ko ito ng isang pilit na ngiti bago ko nilagyan ng pagkain ang plato nito. Narinig ko pa ang mahina nitong pag-asik. Tumunog bigla ang cellphone nito kaya agad itong tumayo at bahagyang lumayo sa akin. Sinundan ko naman ito ng tingin habang nakakunot ang noo dahil parang inaasahan na nito ang tawag na yun. Sino naman kaya yun tumatawag? I'll be there in an hour. Narinig ko pang wika nito sa kabilang linya bago nito ibinaba ang hawak nitong cellphone. Bigla itong bumaling sa akin kaya nahuli nito na nakatingin ako dito. Nagpanggap na lang ako na okupado sa aking ginagawa. Tumikim din ako para kunin ang atensyon ni Marcus na alam kong papalapit na sa akin. Anong ginagawa niyo, sir? Gulat na reaksyon ko nung bigla na lang ako nitong buhatin para paupuin sa ibabaw ng banggirahan. Nakapalibot ang mga braso nito sa aking bewang habang nakatingin sa akin. That's my secretary, and she informed me that I need to be in the office. Paliwanag nito. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi. Ganun ba sir? Pero hindi ko naman po Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil bigla na lang akong hinalikan nito sa labi. Nagulat pa ako dahil sa pagkabigla. Hindi agad ako nakagawa ng reaksyon. Nang matauhan ako at mapagtanto ang nangyayari ay sinubukan kong itulak palayo si Marcus.
Nagulat ako nang hindi ako nito hinayaan makawala. Naging mahigpit pa ang pagkakayakap nito sa akin at mas naramdaman ko ang paghalik nito. Nakailang ulit ako sa pagtulak kay Marcus pero hindi ako nito binitawan hanggang sa naramdaman ko na unti-unti akong nadadala sa kakaibang pakiramdam na dulot ng halik nito. At kusa na akong tumugon. Hindi ko na napigilan ang pumikit at namnamin ang halik nito. Napahawak pa ako sa balikat ni Marcus habang tumutugon dito. Naramdaman ko ang pangiti ni Marcus habang nakalapat ang labi nito sa labi ko. Nabigla pa ako at natigilan nung bigla itong kumawala sa akin. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata. Enough for the appetizer. May pilyong ngiti na wika nito bago bumalik sa upuan nito. Napamaang ako at hindi makapaniwala. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Napatingin ako kay Marcus na ngayon ay maganang kumakain habang napapangiti. Pero hindi ko maitatanggi ang kilig na nadarama ko ng sandaling yun. Masaya ako dahil tinanggap ako ni Marcus kahit alam ko na malayo ang estado namin sa buhay at gagawin ko ang lahat ng best ko para mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. May humadlang pa kaya sa masayang relasyon ni na Marcus at Marimar? Abangan sa susunod na kabanata! Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!